Hi guys, kamusta kayo? Ako nga pala si JC Ligaspi at welcome dito sa panibago nating video. So for today's video guys, is we're going to talk about this one. So recent issue siya, which is yung nabanggit nga ng Vice Presidential Aspirant na si Mayor Sara Duterte, yung about sa pagpapanukala ng mandatory military service sa kapag yung kabataan is nag-turn 18 na. So mandatory, mag-undergo sila ng mandatory military service. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung tawag dito, yung opinion ko doon. So, syempre, approve ako doon. Okay sa akin yun. Kasi ako mismo is naranasan ko. I mean, hindi naman siya mandatory. It is optional for us. Pero, nag-volunteer ako. And ngayon, content ko yung about sa ROTC and of course, sa mga pagpasok sa military. And yeah, in this video, tatalakayin din natin yung isang comment dito sa comment section ng hindi na siya tawag dito, hindi na siya nag-service sa military but nag-undergo siya before ng ROTC, which is yun yung pinupunto niya dito sa comment na, which is sobrang haba ng comment. In fact, nakadalawang screenshot ako. So yeah, he is against the old old way of implementing the ROTC. So ngayon, i-compare natin din yung old way and of the versus the new way of implementing the ROTC. So pero bago natin yung talakayin, quick intro muna tayo and then tara na. Guys, no, ito yung topic natin yan. So it is only my opinion, walang nag-utos sa akin na gawin tong video na to, or walang nagbayad sa akin na gawin tong video na to. So alam nyo naman yung mga content ko is about ROTC talaga, about positive way, and of course natutuwa naman ako dahil sobrang dami nagko-comment na interesado na maging pumasok sa pagiging ROTC or pumasok sa military. So ngayon, pag-uusapan natin or i-share ko sa inyo yung hinaing ko regarding doon sa proposition ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte. So former Mayor Sara Duterte ng Davao. So ngayon, pabor ako doon. Bakit? Kasi kapag na-implement yon is pwedeng maraming issue ang mare-resolve, and of course marami ding issue ang uusbong. So punta tayo doon sa issue na maaring ma-resolve. So one time na nag-apply ako sa call center company, so nasa mall yun. So 8 AM of course pinplay nila yung national anthem natin. So ako tumayo syempre kasi nakasanayan ko na nung sa ROTC pa ako na once the Philippine national anthem is being played, so you need to stand and pay respect or pay attention to the song, kasi isa yon sa sumisimbolo sa ating bansa, which is kailangan natin igalang. So aside from the Philippine flag, yung national anthem din isa sa kagalang-galang dito sa atin. So which is yun na yung nakakalimutan natin sa karamihan sa atin. So nung nag-play na yung Philippine national anthem inside the mall, so dapat yung mga tao or mga Pilipino is tumigil and pay respect to the song. So yung iba hindi. So ako nagtumayo, and of course yung mga guards is tumayo din. Kasi alam nila kung bakit galang yun, yung ginagalang dapat yung song. So maraming tao sa baba, continue pa rin sa kung ano mang ginagawa nila, nakaupo, naglalakad kung saan saan. So yun yung isang issue na pwede nating ma-resolve, na maipaalala sa ating mga Pilipino yung paggalang sa ating tawag dito Philippine National Anthem, which is yung lupang hinirang, hindi bayang magiliw, lupang hinirang. So yun, isa sa mga issue na pwedeng ma-resolve yun. And aside from that, yung paggalang sa ating Philippine flag, of course kung igalang din natin yung Philippine National Anthem, malamang number one yan yung Philippine flag. Aside from the President of the Philippines, yun yung pinakamataas, yun yung pinakabigyan natin ng respeto, yung ating Philippine flag, which is tinuturo din yan kapag na-implement yung mandatory ROTC. So the intention of mandatory military service. So yung intention ng mandatory military service na yan, hindi yung iniisip nyo na armasan at magpatayan. So maraming nagsasabi niyan, marami akong napapanood sa, you know, sa YouTube, and of course mga comment, negative comments about that. So
we are always paying attention to those comments na negative. So, agad tayo sa negative. Hindi natin pinapansin agad yung positive effect nun. So, yung negative effect is short-term lang yan, which is sa panandalian lang. So, mariresolve. Which, compared to the positive effect, which is pwede siyang, you know, ma-long-term na talaga siya, hindi na mawawala dahil kagaya nga ng binanggit ko, yung paggalang sa ating national anthem, which magiging walang hanggan na yan hanggang sa ituro na ng mga nag-undergo ng military service sa kanilang magiging anak. And of course, aside from that, isa pa sa mariresolve, which is yung Pilipinas, di ba, laging sinasalanta ng calamity. So, which is bagyo, lindol, kung ano pa man. So, isa sa mga tinuturo dyan is yung disaster preparedness. First aid pa. So, kapag nangyari man yung sakuna, like, lagi halos taon-taon tayo binibisita ng malalakas na bagyo, so, nag-aantay pa yung karamihan sa atin ng tulong bago tayo gumalaw. So, which is very wrong. Kailangan nating i-correct yun. So, once the military service or mandatory military service is being implemented, so, isa yun sa mabibigyan ng atensyon. Which is, magkakaroon yung mga Pilipino ng disaster preparedness or yung knowledge about sa pag-first aid, about sa pag-responde sa sakuna. So, yun, tatlo na kaagad yun. So, marami pang ibang issue na pwede nating ma-resolve kapag itong mandatory military service na to is ma-implement na dito sa Pilipinas. So, which is good thing kasi dito sa atin, di ba, ang dami ng balasubas. So, isa pa yun, ang daming balasubas dito sa atin. So, once sa military service is na-implement na, so mawawala na yung mga yun. Hindi naman totally eliminated agad-kagad, magkakaroon lang ng, or let's say, mababawasan, or mas maganda nga if ma-eliminate na talaga. So, paano ko yan nasabi? Kasi ako mismo, di ba, ilang taon din ako nag-ROTC, so hindi siya mandatory, voluntary. So, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-apply sa buhay ko magpahanggang ngayon. So, like, yung dati kong buhay, like, puro lang ako mobile games once, pero nung nag-start na ako mag-ROTC, nag-focus na talaga ako sa sarili ko, disiplinahin yung sarili ko, which is good thing naman na nagamit ko ngayon nung na hindi na ako nag-aaral. And of course, isa talaga sa pinaka biniliban ko is kahit na hindi sabihin sa akin, no, kailangan mong igalang yung Philippine National Anthem na yan, kailangan mong igalang yung Philippine National Flag na yan. And once na naka-encounter ako ng tulad nung security guard na meron siyang, I mean, oh, security guard na military uniform siya. Sabi ko, sir, pwede ka pong kasuhan yan or pwede ka pong makulong kapag lagi mong sinusuot yan. Kapag maka-encounter ka ng police na mahigpit sa pagpapatupad ng ganyan, alam mo na nasa batas po yan. So, sabi niya, oo nga eh, pero dito lang naman to, sabi ko. Sabi niya sa akin, pero hindi niya daw uulitin. So, yun. Kumbaga, ang sarap sa pakiramdam na na-share ko yung knowledge ko na natutunan ko from the military service, which naging ROTC ako. So, yeah, isa pa yon yung pagsusuot ng military uniform. So, dito sa Manila, so, ang dami pa rin nagsusuot. So, bakit pinagbabawal yan? Baka sabihin nyo, ang selfish namang nasa otoridad, like police, military, or kung ano pa man yan, ang selfish naman nila kasi hindi nila pinapasuot yung mga uniform nila. So, pwede naman tayo magsuot yan unless tayo ay authorized. So, bakit kailangan authorized? Kasi, kapag nakasuot tayo yan sa labas, alam naman natin yung mga otoridad or yung kasundaluhan natin kapulisan is maraming kaaway sa labas. So, once na nakasuot ka yan, i-assume ng mga kaaway, like sabihin natin, mga kriminal. So, i-assume nila na isa ka sa mga kapulisan natin. So, pwedeng ma-threaten yung life mo. Like, pwede ka nilang pagtangkaan, patayin, gano'n. So, binawal yan para maiwasan yung mga gano'ng scenario. So, yun, ma-educate tayo about sa mga batas na gano'n kapag tayo ay nag-undergo na ng military service. And of course, once na hindi naman natin hiniling, once na tayo ay sinakop ulit ng mga ibang taga-ibang bansa, alam natin kung ano yung gagawin natin, like paano mag-handle ng barrel, paano i-secure yung pamilya natin, or kung ano gagawin natin kung sakaling walang tao na tutulong sa atin, tayo na mismo ang tutulong sa sarili natin. So napakarami pang ibang issue na pwedeng ma-resolve kapag yung mandatory military service is napatupad sa atin. And guys, take note, kami voluntary and without
anything receiving from the government ginawa namin. But now, sinabi ni Mayor Sara Duterte na they will receive a subsidy. So magkakaroon ng allowance or parang, I think, hindi ko sure ah, pero parang sahod ganun. Pero actually naka-receive na naman kami, or hindi ko lang nakuha yung sa akin kasi yung mga kabady ko doon sa province, na-receive na nila yung training, per training day kasi yung bayad eh. Per training day yung allowance nila, naka-receive sila ng 2,000 and marami ding scholarship na binibigay. So, yeah, unlucky lang ako kasi nandito ako sa Maynila, hindi ko nakuha yung sa akin. So, siguro, I don't know if pwede ko pang makuha when kapag nakabalik na ako sa province. So, yun. Yun yung mga issue or yun yung mga positive effect kapag tayo ay nag-undergo ng military service. Napaka-positive lang dapat tayo. Huwag tayo sa negative. So, although, yeah, meron talagang mauusbong na negative, but hindi siya ganun kalaking apekto sa ekonomiya natin. So, yeah, dun lang tayo sa positive pa rin. Kasi pag positive lang tayo na positive, positive din yung mangyayari, di ba? So, yun. And punta na tayo dito sa comment ng isa nating subscriber. Ito, sobrang haba niya, guys. So, basahin nyo na lang. Ilalagay ko na lang sa magkabila. I-post nyo na lang yung video, i-post nyo, and then basahin nyo kung ano yung comment niya. So basically, he is comparing or he is pertaining to the old way of implementing the ROTC. Kasi kahit yung mga superior namin or yung mga tag-CDC personnel, like yung head ng CDC and yung nagtitrain sa amin, before sila daw, talagang sobrang higpit, sobrang grabe yung pasakit sa kanila. And sabi niya, sana maiwasan na rin yung mga padulas, mga under the table na padulas ng Corps Commander. So yun yung nabanggit din sa amin yun ng CDC personnel or yung mga nagtitrain sa amin na kasundaluhan, na talagang ganun daw, na may mga padulas daw talaga yung papabilin ka ng kape, bibigyan ka na 5 piso or piso, kailangan may sukli pa. Kulang na nga yung binigay. Kulang na nga yung binigay, hihingi pa ng sukli. So yun yung mga old way na ano no. So na pagpapalakad ng ROTC. So ngayon guys, ibang-iba na po. So alam niyo nung kadete pa lang ako sa ROTC, like pag nagja-jogging kami, pagpunta namin ng CDC, may free na kape and of course may pandesal pang ano sa amin, pang umagahan namin. So after namin mag-jogging, of course maglilinis muna. After that, before kami pauwi, bibigyan muna kami ng breakfast, like kung hindi lugaw na may itlog, tawag dito, kape with pandesal. So, yun, hindi kami uuwing, you know, pagod lang. So, nalagyan nilang laman yung tiyan namin and pwede na lang kami magpahinga pagdating sa bahay namin. So, that's the new way, guys. Hindi na yung old way na talagang pasakit na sinasabi ni sir na hindi na pofocusan. Well, actually, yung binabanggit niya na wala naman daw silang natutunan kundi magmarcha na maghapon. Dahil nga, at siguro ito si sir, naabutan niya yung mandatory ROTC. I mean, optional na lang yung ROTC. Kasi year 2000 pa naging optional yung ROTC because of one incident na may namatay na isang kadete, which is si Mark Wilson Chua. Namatay siya because of hazing. So I don't know kung 90s si sir. Kung 90s talaga si sir, talagang malupitan doon. Tamang-tama yung mga sinabi ni sir. Malupitan. And kasi sir, yung mga kadete lang, like hindi mga officer, no? Nandyan lang sila sa, yan lang talaga yung ginagawa nila. Marching and basics lang talaga yung mga tinuturo. So, kasi sa ROTC yun sir, ROTC, okay? Pag ROTC ka, ROTC cadet lang, hindi ROTC officer. Mas malala yung pinagdadaanan ng mga ROTC officer kasi isa ako sa mga ROTC officer. Pag ROTC cadet ka, yun, marcha sa rifle, yung mga basic manual of arms, and of course, may konting discussion din, classroom discussion. Kasi one month in, sa 1 year, isang buwan lang yung imi-meeting nyo kasi once a week lang yung ginagawa. So, let's say, paano natin yung matututukan, di ba? So, ang dami kasing nagre-reklamo, ang daming ganito, ganyan. So, yeah, kung tututukan talaga na pagturo, kayang-kaya na government natin yan. Pero yung problema naman is ang daming mga reklamo na natatanggap nila. So, yung ginawa nila, ginawa na lang naman once a week yung
a training, so or once a year, 1 month in 1 year na lang yung training. So paano natin, paano may implement niyan yung pinaka talagang hangarin ng ROTC? So yung ginawa nila ng mga basic na lang, basic first aid, basic na ganito sa mga sa pandigma, war tactics, and of course meron ding baril na meron ding nag-disassemble din sa amin ng M16. I don't know sa inyo kung naranasan niyo yon, yung mga kadete namin nag-assemble and disassemble ng M16. Pero kaming mga ROTC officer, araw-araw namin yung ginagawa, assemble, disassemble ng M16, of course, yung 45 din, and nag-firing din kami. Kung duda ka sa pag-side sinasabi kong nagpa-firing and nag-assemble and disassemble, check mo na lang po yung mga videos ko, mga previous videos ko. Visit mo yung page, yung channel ko talaga, and scroll mo doon, makikita mo yung mga activity na ginagawa namin. Which is kung may pasatong mandatory ROTC ni Vice Presidential Sara Duterte, yung mangyayari is ganun yung mangyayari, kasi mandatory military service ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte. So yun yung mangyayari, ma-undergo yan ng lahat ng 18 years old na mga estudyante or ng mga Pilipino. So magkakaroon sila ng experience sa baril, magkakaroon sila ng experience sa firing, matuturuan sila ng mga military tactics, matuturuan sila ng disaster preparedness. So yeah, ang dami pang ibang maituturo sa kanila. So lahat ng naranasan ko, malaranasan ng mga 18 years old na Filipino. So mas grabe pa yung mararanasan nilang trainings kaysa sa akin, dahil sa amin optional. So yeah, nagmi-meet kami like thrice a week, twice a week, depende kung may patawag, biglaang training, ganun. So yun, napakaganda ng proposition na to, napakaganda ng hangarin ng program na to. Tayo kasi mas inuuna natin yung reklamo kaysa tuunan natin yung positive side na hangarin, no. So yung mga sinasabi ni sir na before, mga padulas na bigay sa mga corps commander, yung mga ginagawang hindi naman dapat gawin, well, hindi yan intention ng program. Yung hangarin ng program is maganda, yung problema is sa nagpapalakad ng program, kasi dapat hindi naman talaga din ganon. So kung may mangyaring ganon, so sa mga future, kung sakaling ma-implement man tong military service na to, or kung sakaling gusto nyo mag-ROTC, kung maka-experience kayo ng mga ganon, yung kinokotongan kayo ng pera, may mga body contact na malala talaga na hindi naman dapat nangyayari, pwede kayong mag-complain para matuldukan yung issue na yan. So ganon lang yun, simple. Kung may sa tingin kayong kung sa tingin yung hindi dapat yung ginagawa nila sa mga senior officer nyo, mag-complain kayo sa teachers, sa mga teachers nyo, or sa ROTC coordinator nyo, or much better if sa CDC, di ba? Mag-complain kayo doon, kayo nang bahala doon. So matutulukan ka agad yung issue na yan. So yun lang guys, no, yun ang gusto ko lang i-share, yung hinaing ko dito, yung positive side. So hindi natin pag-usapan yung negative side, no. Kung gusto niyo pag-usapan natin yung negative side, so comment niyo na lang sa ibaba, pag-usapan natin yan, promise. And of course, regarding dun sa comment ng ating isang subscriber, so maraming salamat sir, nag-effort ka pa talaga, sobrang haba ng comment niya. Well, in fact, I forgot to mention nabanggit niya din yon sa last comment niya, na yung about sa pag-focus sa technology. So yeah, siyempre hindi naman natin control yan, yung pag-focus sa science and technology. Well, in fact, naibabalik na sa panahon ngayon ni Pangulong Duterte yung ating pinapaunlad na yung technology natin dito sa Pilipinas, dahil nga before hindi naman niya tutunan yan yung mga nakaraang administrasyon. So well, sa plataforma ni Bongbong Marcos, ni presidential aspirant Bongbong Marcos, isa siya sa mga pofokosan niya. Well, tingnan na lang natin kung sino naman yung maupong presidente, kasi hindi naman kasi nakasalalay sa atin yan, sa ating mga Pilipino. Well, nakasalalay yan sa leader ng bansa natin, kung paano nila pa tatakbuhin yung bansa. So wala tayong magagawa kundi sumunod. So kung mag-against man tayo, sasayangin lang natin yung oras natin. Well, i-focus na lang natin siguro sa sarili natin, instead of complaining
So, yun. Oh, by the way, I forgot to mention, guys, na yung mga tanong nyo, ang dami na nga sa comment section. Well, most of them kasi, yung mga tanong is nasagot ko na lang. So, if you have something in your mind, just check my YouTube channel na baka nandun na yung tanong nyo, nasagot ko na. Kasi most, ang dami ko ng tanong na nasagot dito. So, siguro almost 100 na natanong yung sagot ko dito. So, yeah, ang dami na sa ibaba. Halos lahat from basics to advanced. And of course, napasok na nga natin yung pagpasok sa military, yung upsat. So, ang dami-dami na. So, yeah, tingnan nyo na lang. Check nyo na lang sa ibaba. Dahil, guys, ngayon, pahapyaw na lang kung may makita akong tanong. Like, dito kay sir, yung unique na tanong na hindi ko pa nasasagot sa tingin ko is talagang gagawan ko yan ng video. Pero yung mga before, mga tanong na may sagot na ulit. So, minsan, sinesend ko na lang yung link ng video and hindi ko na siya ginagawa ng video. So, yeah, that's it guys. Magpo-focus tayo ngayon sa journey ko dito sa pagiging call center agent ko. So, ngayon, doon ako magpo-focus. So, kung may tanong kayo at sa tingin nyo hindi ko pa nagawa ng video, don't hesitate to comment kasi babasahin ko lahat yan. And kung hindi ko pa nasagot, gagawan ko ng video. So, that's it for today's video. Thanks for watching. Once again, I'm JC Legazpi and welcome to my channel. Adios, amigo. Bye-bye!